السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Mga kapatid sa Islam, marami po tayong mga kapatid na hindi po nila alam ang kaibtan, ang kahalagahan ng pagtatakbir ngayong buwan ng Dhulhijjah. Ang takbir, mga kapatid, yung pagtakbir, ito po ay mayroong dalawang uri. Takbirul mutlak at takbir al muqayyad. At inshallah, ito po ang pag-uusapan natin sa mga sandaling ito. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, liyashhadu manafi'ahum lahum. Liyashhadu manafi'ahum. Wa yadhkuru ismallaha fi ayyami ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa ta'imul ba'isal faqir. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, liyadhkur ismallah. Yung binanggit natin na talata sa Suratul Hajj, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, patungkol ito sa pagtatakbir. Liyashhadu manafi'a lahum. Saksihan nila ang mga kabutihan para sa kanila. Yung kabutihan na tinutukoy dito, mga kapatid, is dalawa. Kabutihan dito sa mundo at kabutihan sa kabilang buhay. Yung sa mundo, ito po yung osenso ka sa buhay, yung maganda yung buhay mo, na ito ay alingsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po ang tinutukoy dyan sa na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yashhadu manafi'a lahum. At yung pangalawang pakinabang na tinutukoy dito is sa kabilang buhay. Yung patawarin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay ay kaawaan ka niya at ipasok niya sa paraiso. Wayadhkuru ismallah. At alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala, pati yung pagkukurban o yung pag-aalay sa kanya, kailangan banggitin ang kanyang pangalan, at kasama na rito yung pagtatakbir, mga kapatid. Ito po ay dalil na kinukuha ng mga ulama, yung pagtatakbir ngayong unang araw ng Dhulhijjah, yung kahapon, pumasok yung araw ng Dhulhijjah, mga kapatid, ay nagsimula na po yung pagtakbir. Pag nakita po yung buwan ng Dhulhijjah, sa Maghrib, nakita po, start na po dyan yung takbir al-mutlak. At yung takbir mutlak, mga kapatid, ito po yung pagpapaliwanag dyan. Sinabing mutlak, ibig sabihin, walang nakatakdang oras, walang nakatakdang lugar, maaari kang magtakbir. Okay? Maaari kang magtakbir. Magsabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sinabi natin, kahit saan pwede kang magtakbir, sa palengke, sa kalsada, ngunit, yung mga lugar na hindi pwedeng pagtakbiran, halimbawa sa palikuran, is bawal po yun. Yung mga nabanggit sa hadith na hindi pwedeng pagsalahan, ano po, katulad halimbawa nung yan, sa CR, syempre hindi po tayo magtatakbir doon. Pero sa kalsada, sa paaralan, sa masjid, anumang oras, bago magsala at after ng sala, ay pwede po tayo magtakbir al-mutlak. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, yun po ang takbir al-mutlak. Unawain natin, ang takbir mutlak, yung pagsabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Marami tayo, mga kapatid, hindi po nila alam ang takbir al-mutlak. Pumasok na po yung Dhulhijjah. Ano po? Ngunit ilan ba sa mga kapatid natin yung nagtatakbir al-mutlak? Hindi po ba? Kapag sila ay namamaneho o nasa kalsada, naglalakad, kinakalimutan po nila yung takbir al-mutlak. Yung pagkasabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ito po ay may dalawang paraan. Yung una, tatlong beses kang tatakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yung pangalawa naman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. At malawak po ang pagtatakbir. Anumang paraan ang gusto mo, wala pong kaso yan. Ang mahalaga, ikaw po ay nagtatakbir ngayong unang sampung araw ng Dhulhijjah. At yung takbir al-mutlak, mga kapatid, ito ay para sa kalakihan at para sa mga kababaihan. Ano po? Marami sa atin ang pagkakaunawa ng iba, ang takbir al-mutlak, ang pagtatakbir, ito ay para lamang kapag araw ng Eid. Eidul Fitr o Eidul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Tuwing Eid lamang, ito yung pananaw ng iba. Ito po ay mali, mga kapatid. Opo, may takbir sa Eid.
sa Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Sa Eid al-Adha, mayroon pong takbir al-muqayyad na tinatawag at inshallah ito pong tatalakayin natin mamaya-maya ng konti. Ngayon, ang pinag-usapan natin yung takbir al-mutlak. Yung pagtatakbir ng walang nakatakdang oras, walang nakatakdang lugar. Maaari ka magtakbir, mga kapatid. At sa mga kalalakihan, sunna po nalakasan mong yung tinig na hindi ka nakakapinsala sa iba. Naglalakad ka, nagmamaneho ka, ano po, bago yung salat, walang sinabi natin, after ng sala, maaari ka magtakbir. Yan po ang pinakamainang gawin ng isang Muslim. Alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayong araw, at inshallah subhanahu wa ta'ala, magtakbir po tayo, no? Mula ngayon, magtakbir tayo. Paramihin natin pagkatakbir. Tulad ng sinabi natin. Yung pangalawa, takbir al-muqayyad. Yung takbir al-muqayyad, ito po ay nagsisimula pagkatapos ng salatul fajar sa yawmul arafa. Tayyib, yawmul arafa. Nagsisimula po yan. Ito ay sa mga hindi nagahaj. Mga kapatid, intindi natin, maigit, unawain natin. Ito ay sa mga hindi nagahaj. Kapag hindi ka nagahaj, may takbir muqayyad na ginagawa pagkatapos ng sala. Tayyib, pagkatapos ng sala. Ang imam magtatakbir, ikaw magtatakbir. Ngunit hindi po tayo magtatakbir ng jama'a. Ano po? Dahil bid'a po yung pagkatakbir ng jama'a. Paano bid'a yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yung sabay-sabay po kayo, bid'a po yun. Ang tama, magtakbir ka, magtatakbir yung katabi mo, magtatakbir yung sa kanan mo, sa harapan mo, at sa likuran mo. Bawat isa, magtatakbir po kapag kayo ay nasa masjid. Yan po ay ginagawa, mga kapatid, pagkatapos ng sala. Ang tawag po dyan ay takbir al-muqayyad. Unawain natin. Takbir al-muqayyad. Kailan po magsisimula yan? After ng salatul fajar sa yawmul arafa. Sa ikasyam ng yawmul arafa. Ng yawm arafa. Tayyib. At ang nagahaj, mga kapatid, hindi po sa kanya sunna na magtakbir ang muqayyad. Wala siyang takbir muqayyad. Yung nagahaj. Ang gagawin niya, talbiya siya ng talbiya. Kahit after sala, hindi siya after ng sala, jamaa sila, yawm arafa. Hindi sila magtatakbir. Ang gagawin nila, sa yawm arafa, at salatul zuhur, salatul asar, maghrib, isha, muna kanina yung fajar, hindi siya magtatakbir. Tayyib, takbir muqayyad. Ang gagawin ng nagahaj, magtatalbiya siya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la. So yung nagahaj, siya ay abala sa pagtalbiya hanggang yawmun nahar. Hanggang yawmun nahar. After fajar, magtatalbiya pa rin siya. Pero ito po yung yawmun nahar, yung araw ng Eid, kinabukasan. At after ng salatul zuhur, ang nagahaj, ang gagawin niya na ay magtatakbir, muqayyad na siya. Mag-start na tuwing sala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ulitin natin, mga kapatid, balik tayo sa takbir al-muqayyad sa mga hindi nagahaj. Sapagkat alam natin, mas marami yung hindi nagahaj. Ang takbir al-muqayyad, magsisimula siya, ulitin natin, after salatul fajar. Doon yung start niya at ginagawa ng pagkatapos ng sala ng jama'a. Tayyib, ng salat al-jama'a. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kailan matatapos ito, mga kapatid? Matatapos ito sa 13 ng yawm, ikalabing tatlong araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. After asar, tapos na yung takbir muqayyad. After maghrib, wala nang takbir muqayyad. Sana po naintindihan natin yung pagpapaliwanag natin. Ulitin natin para maunawaan ng iba. Para tumatak sa isipan natin. Tayyib. Unahin natin yung takbir al-mutlak. Yung takbir al-mutlak, kailan po ito nagsisimula? Yung pagsabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nagsisimula po ito kapag nakita ang unang buwan sa buwan ng Dhul-Hijjah. Paglubog ng araw, nakita ka agad yung napaka-nipis na buwan ng Dhul-Hijjah, mag-start na yung takbir al-mutlak sa gabi. Tayyib, magtakbir ka sa bahay, sa madrasa, sa paaralan, sa masjid, bago magsala, after ng sala, wala pong oras. Yan ang takbir al-mutlak. Sunna po yan sa mga kalakihan.
sa lahat ng kalalakihan na taasan ng boses niyang di nakakapinsala, at sa mga kababaihan din, sunna sa kanila ang magtakbir al-mutlak. Ngunit hindi po nila lalakasan ang kanilang boses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamda. Yan po ang takbir al-mutlak. At mayroong takbir al-muqayyad. Yung takbir al-muqayyad, siya ay muqayyad eh. Ibig sabihin ng muqayyad, meron siyang specific na lugar, oras kung kailan ginagawa. Ginagawa po ito tuwing matapos ang sala na jama'ah. Tayyip, jama'ah. Sa masjid ka, magtatakbir ka ng Allahu Akbar. Pagkatapos ng sala, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bawat isa, ulitin natin, magtatakbir pagkatapos ng sala. Kailan magsisimula? Sa after Fajar, Yawm Arafah. After Fajar, Yawm Arafah. Ulitin natin. After Fajar, Yawm Arafah. Sa ikasyam ng Dhulhijjah. Kapag fasting kayo, syempre, karamihan ng mga tao nagpa-fasting sa araw na yan, yung mga hindi nag-hajj, after ng Salatul Fajar sa masjid, kailangan mag-sunna, na po, sunna, hindi wajib, sunna na magtakbir ang imam, magtakbir yung mga ma'mum, at hindi po sabay-sabay. Hindi po sabay-sabay. Kasi nakagis na natin, marami, sabay-sabay. Ito po ay mali. Kailangan bawat isa ay magtakbir. Kailan magsisimula? Sa ikasyam ng Dhulhijjah, sa araw ng Arafah. Ito po ay magtatakbir yung mga hindi nag-hajj. Pero yung mag-hajj, mga kapatid, hindi po sila magtatakbir muqayyad. Sila po ay abala saan? Sa pagtalbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Diyan po abala ang taong hajj. Kailan po ito matatapos, mga kapatid? Hindi, sa balik tayo sa nag-hajj. At yung nag-hajj, sa buong araw ng Arafah, siya po ay magtatalbiya lamang. Ano po? At kinabukasan, Yawmun Nahar, yung araw ng Eid. After Fajar, siya rin po ay abala sa pagtatalbiya. After Duhur, yung nag-hajj, pinag-usapan natin yung nag-hajj, dun na po magsisimula siya magtakbir. Takbir al-muqayyad. Yung pagkatakbir tuwing natatapos ang sala. Ngayon naman, balik tayo sa mga hindi nag-hajj. Start ng takbir muqayyad sa kanila sa araw ng Arafah after Salatul Fajar hanggang 13 ng Dhulhijjah after Salatul Asar. Yun lamang po, after Salatul Asar. At yung paraan niya po ay sinabi natin, maaari ka magtakbir ng 3 beses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yung pangalawa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wala pong kaso doon. At marami pong, kung gusto magtakbir ng marami, wala po itong kaso. Tandaan natin, mga kapatid, na tayo ngayon ay nasa buwan ng Dhulhijjah. At pagkakataon ito para sa atin upang patawarin tayo ni Allah. Magtawba tayo sa Kanya, paramihin yung paggawa ng kabutihan, sari-saring pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulad ng pagdidikir, pagbasa ng Quran, pagbibigay ng sadaka, pag-aayuno. Samantalahin natin, mga kapatid, sapagkat ano po, hindi natin alam, baka hindi natin maabutan yung araw na ito. Kung baga next year, hindi na tayo aabot sa buwan na ito. Alam niyo po ba, mga kapatid, kapag dito ka nakatira sa gitnang silangan, yung mga particular, yung mga ulama rito, subhanallah, sinasalubong nila ang araw na ito, yung pagpasok mismo ng unang araw ng Dhulhijjah, na parang Ramadan. Parang Ramadan. At ang mga araw na sala, Salatul Dhuhur, Asar, ay mas mainam pa kaysa sa sala sa Ramadan. Mas mainam pa sa sala ng Ramadan, sa araw ng Ramadan. Tandaan natin, ang pinakamainam na araw, ang pinakamainam na araw sa buong mundo, ito yung 10 araw ng Dhulhijjah. 10 araw ng Dhulhijjah. Sa buong taon yan, mga kapatid. Sa isang taon, mayroong 10 araw na mabuti. Ito yung 10 araw ng Dhulhijjah. At yung mga kabutihan dyan ay kaibig-ibig para kay Allah. Ang dalil, ma min ayyamin al-amal salih fihin ahabu ilallah min hadil ayyam. Wala nang gawain na ang kabutihan, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kaibig-ibig kay Allah sa mga araw na ito. Ang tinitukoy dito, yung unang 10 araw ng Dhulhijjah. Ngayon, nagtaka yung mga sahaba, ibig sabihin yung gawain, yung mga pagsamba sa araw na yan, kaibig-ibig para kay Allah, ahab.
Sabi nila, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, kahit baanya ang pakikibaka para kay Allah, hindi kayang lagpasan yung mga kabutihan sa araw ng Dhul-Hijjah, sa unang sampung araw. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa yung pakikibaka kay Allah, hindi kayang tumbasan, higitan yung mga kabutihan na ginagawa ng isang Muslim sa araw ng Dhul-Hijjah. Maliban na lamang illa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang sa lalaki na lumabas ng kanyang bahay, kharaja bi nafsihi wa mali, falam yarji dhalika bi shay, na lumabas siya ng kanyang bahay, nakibaka para kay Allah, kasama ang kanyang sarili, syempre, at may kasamang kayamanan, at wala na nang bumalik doon. Yung tao na yun, kaya niyang lagpasan yung kabutihan na gumagawa sa araw ng Dhul-Hijjah, mga kapatid. So, paramihin po natin, mga kapatid, yung pagsamba sa araw na ito. Dahil ito yung pinakamainam na sampung araw sa buong taon. Sapagkat, bakit ito naging mainam? Una, sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa sampung araw na yan. Ang sabi niya, wal-fajr, walayalin ashar. Ang sabi ni Ibn Abbas, Mujahid, at iba pang mga mufassirun, ang tinutukoy sa walayalin ashar ay ang unang sampung araw ng Dhul-Hijjah. Kapag sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa isang bagay, indalla ala shay, fa ina yadulla ala adamati. Ito ay tumutukoy sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala at karangalan ng mga gawain sa araw na yan. Ibig sabihin, yung sampung araw na yan is marangal para kay Allah at kaibig-ibig para kay Allah. Dahil sumumpa siya sa mga araw na yan. Mga kapatid, nasabi natin, ang pinakamainam na araw sa buong taon, itong unang sampung araw ng Dhul-Hijjah. Bakit? Pagkatapos sumumpa ni Allah, sa mga araw na yan, nandyan din ang Yawm Arafah. At sinasabi ng mga ulama, yan yung pinakamainam na araw sa buong taon. At nandyan din yung Yawm Nahar, pinakamainam din yan na araw sa buong taon. Sapagkat, ang mga Muslim sa buong mundo ay nag-aalay, nagkakatay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkakatay ng tupa, nagkakatay ng baka, nagkakatay ng kamelyo bilang pangsabak kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito ay alinsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinunod niya rin ang sunna ni Propeta Ibrahim o Abraham. Mga kapatid, sa Islam, sinabi natin na may sampung araw na pinakamabuti sa buong taon. Mayroon ding sampung gabi na pinakamainam sa buong taon. Ito yung last 10 days ng Ramadan. Kaya, ang mga gawain sa gabi ng Ramadan ay kaibig-ibig. At ang mga gawain sa araw ng Dhul-Hijjah, ito ay kaibig-ibig para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa gabi, sa last 10 days ng Ramadan, kaya siya naging mabuti, sapagkat nandyan din ang Laylatul Qadr, ang pinakamainam na gabi sa buong taon. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahar. Ito ay higit na mainam yung Laylatul Qadr sa 1,000 buwan. Sa 1,000 buwan. Mga kapatid sa Islam, samantalahin po natin ang paggawa ng sarit-saring kabutihan ngayong buwan ng Dhul-Hijjah, ngayong unang sampung araw ng Dhul-Hijjah. Fasting ka, tumulong ka sa may hirap, magpakain ka, magbasa ng Quran, magdikir, lahat ng uri ng kabutihan mo. Humigal ka sa kapwa mo, kung inapi ka, magpatawad ka upang makamit mo ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga malalaki ang reward o gantimpala ng isang tao na maugulat siya, napakalaki ng reward niya sa kabilang buhay, siya na nagpapatawad sa kanyang kapwa. Siya na nagpapatawad sa kanyang kapwa. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Quran, وَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُوا عَلَى اللَّهِ. Sino man anya ang magpatawad, at inayos, nakipag-ayos, ang kanyang gantimpala ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaki ng reward na makukuha niya. Yung tao nagtitiis, malaki rin ang makukuha niyang gantimpala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sila ng mga tao nagtitimpi, nagtitiis, ang kanilang gantimpala ay hindi kayang tumbasan. So mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, nasaksihan natin yung pangalawang araw ng Dhul-Hijjah. Kaya, inshallah subhanahu wa ta'ala, paramihin natin yung paggawa ng iba't ibang uri ng kabutihan. Maging mabuti tayo, mga kapatid. Maging mabuti tayo sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo darating ng kamatayan. At ang tunay na mabait, siya na mabuti ang kanyang ugnayan sa kanyang Panginoon. At kapag naging mabuti ang kanyang ugnayan sa kanyang Panginoon, magiging mabuti ang kanyang ugnayan sa lahat ng mga tao. Sa pamilya niya, sa kamag-anak niya, kung tama ang relasyon niya sa kanyang Panginoon. Ngunit kapag mali ang kanyang relasyon, ang kanyang ugnayan sa kanyang Panginoon,
tiyakin mo na hindi rin magiging maganda ang pakikitungo sa kanyang pamilya, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan at sa mga tao. Bakit? Dahil ang relasyon niya sa kanyang Panginoon is may problema. Kung maaring ang kanyang relasyon ay pakitang tao lamang para sabihin na siya ay relihiyoso, sabihin na mapagbigay, sabihin na mabuting tao, may problema ang kanyang puso. So hanggang dito na lamang mga kapatid, nawa tayo po ay nakapulot ng aral sa tinalakay natin ngayon. At salam sa mga nanonood sa atin ngayon na mashallah at nag-share ng video natin. Inshallah, share nyo po yung video natin. Mga kapatid, nang sa ganun ay makinabang po yung mga kapatiran natin na yung mga friends ninyo sa Facebook. Dahil ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair, sino man ang tumukoy sa kabutihan, magkakaroon siya ng gantimpala na katulad ng gantimpala ng gumawa na sa kabutihan na yan. Layang ko sa dalik kami ujurim siya na hindi ito nakakabawas sa reward ng taong gumawa. Hindi nakakabawas sa taong gumawa. Halimbawa ang tao, yung tinuruan mong basahin ng Quran o tinuruan mong matuto, tinuruan mong maging mabuti, yung reward na nakukuha niya, may reward ka rin. Parehas kayo ng reward na hindi nakakabawas sa kanyang reward. Para kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, parehas kayo ng reward. Kaya maging masipag tayo mga kapatid sa pag-share-share ng mga video. Ano po? Maging masipag tayo. Hindi mo alam, baka sa isang video na yan, magabayan ng isang tao. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humirin ni'am. Ang makapaggabay ka anya ng isang tao, ito ay higit na mabuti sa iyo. Mabuti ang para sa iyo kaysa na ikaw ay magkaroon ng pulang kamelyo. Yung pulang kamelyo mga kapatid, ito ay mataas na uri o mataas na lahi na uri ng kamelyo sa paningin ng mga Arabo. At yung mga Arabo, sila po alam natin na mahal na mahal na yung mga kamelyo. Ano po, mahal na mahal na yung mga kamelyo. May mga tao, may mga bansa na kinaibigan nila yung donkey dahil nakatulong sa kanila. Yung iba naman yung kabayo, yung iba naman yung mga baka, yung iba naman mga tupa, kambing. Sa mga Arabo, karamihan sila sa kanila, mahal nila yung kamelyo. Kaya ikinumpara ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na yan, na ang makapaggabay ka ng isang tao tungo sa kabutihan, tungo sa tamang landas, ito ay higit na mainam na kaysa sa magkaroon ka ng pulang kamelyo. Hanggang dito na lamang tayo. Sana po tayo ay nakapulot ng aral sa ating tinalakay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.